Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun, tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Banat Kapanig TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, shocking na huli ang mastermind kung Busita nagsalita na PBBM tinuro kasabwat General Asurin Senator Bato. At yun, play na natin kung lalaman na daw. Ito ang breaking news viral ngayon sa mundo ng social media. Guzman Buseta may pasabog na naman. Droga pala ang reward sa pulis, hindi pera. Congressman Akop, kinorner si Colonel Gonzales. Pero bago ang lahat mga kapanik, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kapanik. Sa pagdinig sa kamera, kaugnay sa cover-up ng Mayo case at 990 kilo drug case, matapang na isiniwalat ni Congressman Bonifacio Buseta ang tanim droga at ebidensya ng mga tiwaling kapulisan sa mga kawawang inosenteng mapagdipan para lamang anya na may mahuli sila at makasuhan para sa sariling interes at promosyon. Matapang at diretsahang tinanong ni Congressman Buseta ang sinibak na direktor ng PDIG of Philippine National Drug Enforcement Group na si Police Brigadier General Narciso Domingo hinggil sa nawawalang 42 kilos na droga mula sa nasamsam sa 990 kilos mula kay Sergeant Mayo Jr. Dagdag pa ng kongresista, halataan niya na di umano'y ginawang reward sa pulis ang naturang droga imbis na pera ang binigay. Matatandaang noong October ng nakaraang taon nang nasamsam ng mga otoridad ang halos isang toneladang droga na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos sa Maynila na ikinaaresto ni Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. at iba pa. Kaya naman si Congressman Romeo Acop kinorner si Colonel Gonzales dahil hindi makasagot ito ng tinanong kung sino ang boss nito. Talagang inutisa ng kongresista si Colonel Gonzales kung bakit nandoon sa operasyong ito. Ngayon hindi naman siya pinapuntahan ng kanyang bossing doon. Ngunit siya ay sumagot na pinapunta siya doon upang hinga ng tulong dahil nga siya ay dating membro ng PDIG. Ngunit binaliktad ng kanyang kasamang Colonel at sinabing hindi niya naalala na humingi siya ng tulong dito kay Colonel Gonzales. Patatandaang si Colonel Gonzales ang nakakaalam kung saan matatagpuan ang mga tonetoneladang droga at bukod nga sa warehouse na ito, ay siya din ang nakapagtimbre ng warehouse sa Baguio. Ang nakapagtataka ngayon, hindi na siya membro ng PDIG at wala na siyang intelligence. Bakit at paano niya daw nalaman ang mga hideout na ito na siya namang inusisa ni Congressman Acop at Congressman Barbers na naglalagay ng katanungan sa mga kongresista at pati na din sa ating mga kababayan na itong si Colonel Gonzales ay gusto nga bang tumulong o pumunta sa operasyon para maglinis ng ebidensya. Nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila, paano nawala ng pwedeng pagkatiwalaan kawawang Pinas at lugmok na sa illegal drugs ang mga pag-asa ng bayan dahil sa pagiging ganid sa pera at kapangyarihan. Dapat ipakulong na ang mga yan. Alam nyo na lahat sila nagsisinungaling. Bakit hindi nyo pakasuhan ang mga yan? Huwag puro imbestiga at paulit-ulit na tanong sa mga demonyong yan. Pag ordinaryong tao, isaglit lang ang hearing pero pag ganyan na may posisyon at mga koneksyon, is sobrang bagal ng justisya. Kawawang Pilipinas. Honorable Kong, pwede po bang extreme action against this PNP officer and men and recommended ninyo habang tumatagal ang pagsubaybay ko sa imbestigasyon, lalong nagkukumbinsi ng operasyong palpak, pagtatakip at malalim na kaalaman sa droga ang ugat lahat nito na kaya namutla ng isang opisyal may umiyak, nagsisinungaling at may nakikialam. Parang kulang sa sustansya ang utak. Dahil umastang makakalimutin, din sana balik kung tulad namin noon, nahirap na hirap dahil mababa ang sahod, kaya hindi makabili ng masustansyang pagkain. Pero baliktad dahil kami ang may pitagan sa trabaho noon kaysa ngayon.
Sana po maging totoo sila, sana po mahalin nila ang trabaho at maglingkod ng tapat sa bayan. At di sa bayad, sana po matanggal sila at patawan ng iba pang parusa. Magaling si Sir Acop kasi alam niya ang kalakaran kasi dating pulis. I salute Congressman Acop, sana ganyan tayong mga tao may pagmamahal sa bayan. And quote, if it is still the same statements that Mr. Colonel Huesca will say after seeing the video being fed. Obviously, if you will notice, those that have been video shown where Piñero was lifted through a chopper, which would seldom happen to someone being relieved, most likely would come from Colonel Tolentino. He was once assigned at the aviation unit and is and has all the possibility that a video of that Piñero being brought to another place via a chopper is through courtesy of Colonel Leo Tolentino, a compromised PNP officer, along with Colonel Banson, trying to remove the bodyguard of the governor so that successfully killers of the governor will be able to do what they did to him today. I just would like to correct you, Mayor Janice, that kahit na si Tolentino ay assigned sa PNP ABC Group, wala po siyang influence dyan sa helicopter. Kasi ang helicopter is, the helicopter belongs to the Special Action Force. Sila may control ng mga chopper na yan, ang SAP. Kaya wala siyang control dyan. But then again, ang may control talaga dyan is the office of the CPNP. Ang office ng CPNP siya ang mag-dispose, mag-deploy ng mga chopper. No other people can direct these choppers to fly without the clearance from the CPNP. Yes. Meaning to say there is really a need to go deeper as to the influence of the Teveses to a lot of PNP officers. Thank you, Mr. Chair. Hindi na kailangan na establish pa natin yung influence ni Congressman Teves doon sa CPNP. Dahil kung ganyan kalaki ang krimen, incriminating the office of the governor, naturally the CPNP will find the interest on that particular case. At nakita niya na itong si Piñero na nagsabi na he will cooperate with the investigation. Nirelieve doon. So sabi na, tingin ng CPNP, very crucial itong tao na ito. Kaya pwede natin, kailangan i-equal natin ito, i-relieve natin ito. So, I don't think there's malice about that. But then again, I am not saying na si Teves at yung CPNP at that time ay nag-uusap. Hindi ko sinasabi. Pero kung ako ang CPNP, kailangan ko talaga i-secure yan. Kung yung krimen na yan ay involving malalaking tao, then there's no malice about that. So, yun lang ang aking gusto iparating sa iyo. Pero kung na-influence yung CPNP ni Arnie Teves, hindi ko masabi yan. Hindi ko masabi. Mr. Chair? Dali lang. Si Ms. Culebipino muna kasi presentation niya yun. Tapusin natin. Gwen. Mr. Chairman, may narinig lang po din ako from friends na tinawag daw yung mga police days before pumunta kami rito, may Senate hearing sa Pamplona po. Kasi kung iisipin mo, sir, logical thinking ba? Critical thinking. 12 years sila. Sa Negros, naghahari doon. Sila yung sila yung governor eh. So, masasabi na si Teves talaga, certain district lang yun. Sila yung from whole Negros Oriental governor, tapos sasabihin na walang influence. E anong ginagawa nila sa Kapitolyo? Mga pulpul, mandi na sila. Di mandi na sila kabaw mo control sa ilang mga tao. Alam mo, influence is different from violence. Ha? Kahit na malaking influence mo sa probinsya, kung wala kang violent tendency, wala mangyayaring violence. Pero kahit na kukunti lang yung influensya mo sa probinsya, isang distrito lang, pero may violent tendency ka, so may mangyayari talagang violence. I just want to, nagpapalabas ka ng, nagpapalabas ka ng what do you call this? I agree. Nakalimutan ko kung anong figure of speech yan. Is that analogy or what? Basta, yun lang ang aking papalabas yun. Parallelism. So, yeah. Dapat talaga imbestigahan. Kasi, puro sila, labayan ay lapok ba? Pero ako, wadyo ko ni, nilabay anak nilang lapok. Wadyo ko nagngalan nilang mga unsa nga, kanang makuha nilang reputasyon, sir. Ang ako, aradyo, justicia, aradyo para ni Rex. Moradyo na ako, after ani, di na ako mutingog. Kaya nahibaw naman ang tibok Negros Oriental. Kaya di na ako ganahan, magsikog ako lang ako, mag-explain ko, kada ato na akong tiyanggi, sabihin na, ano pa nangyari doon? O ngayon, Negros Oriental, alam nyo na, wag nyo na akong tanungin. Tapos natahimik na ako, kasi, chairman, nakita ko talaga sa Senate hearing nito yung, ano ba, play of powers ba? Pero, ano lang, okay na ako, I will suit divine justice anyway. 7 of those people na kanang appeal ba na ikinalaman o may nalalaman, all are dead. COVID, heart attack, kidney failure, gunshots. Okay na yun. Alam ko ang Panginoon, hindi naman natutulog. At saka my husband is in a great place naman. Okay lang na sila because I believe, what profit a man when he gains the whole world and loses his own soul? Sa kanila na lang yung truth na lang akin. Kasi the one who holds the truth holds the power. Yun lang sa akin, Chairman. Yun lang talaga. Pang! Tanungin kita, direktahin kitang tanungin.
Nagdududa ka ba sa committee na ito that you are speaking about power? Mm-hmm. Ibig mo sabihin na influence? Silang dalawa, sir. Ah, silang dalawa. Pero baka, baka ibig mo sabihin na overpower itong committee na ito by unicide? Sino yung dalawa? Wag mong sabihin, because you're completely wrong pag sinasabi mong influensyado itong committee na ito. Chairman, yung inalaw mo lang na i-play yung video ko at marinig mo ako, tama na yun. Tama na yun. It's a great privilege. Thank you very much. Thank you. Yung case ko, kasi pati media. Alam mo, this committee is one with you in seeking for the truth and justice sa pagkamatay ng asawa mo. In the same vein, I will say that this committee is also one with Mayor Janice Digamo in seeking for truth and justice sa pagkamatay ng kanyang husband na si Gobernador Digamo. Mm-hmm. That is why we are here. Hanapin natin yung katotohanan at ang hustisya para dito sa mga pangyayaring ito. Okay ka na? Okay na po. Salamat na po. Piñero. Ito na nga mga kapanig, ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang i-like, share, subscribe, at i-click ang notification bell. Maraming salamat. At yun na nga mga kabalita natin na kung saan, ito nga yung mga patungkol na ilang balita nga, at ito nga yung tungkol nga kay Colonel Busita na kung saan ito yung isa sa kanyang tinitignan, no, yung talagang nangyayari nga yung tanim droga nga mga kabalita natin. Yan yung mga isa sa mga dahilan, no, yung mga kota-kota system. Yan yung sinisilip ng isa sa mga kongresista dyan, no, na yung tanim droga para syempre makakuha nga o maabot yung kota na tinatawag nga nilang quota system, yung quota-quota system nga. Yan yung isa sa mga problema, no, ng mga kapulisan na talagang iniyahayag nga ni Colonel Busita dyan mga kabalita natin. At ito pa yung patungkol nga sa mga pulis na sangkot nga sa droga na kung saan talagang nililihis yung katotohanan, no, talagang tila ba pinagtatakpan nga yung katotohanan, no, yung mga tunay na nangyari mga kabalita natin sa pagkakahuli ng napakalaking illegal na droga na yan. At ito nga yung ginagawa ng mga pulis, kanya-kanyang takipan ng kanilang mga gawain, no, yung kanilang mga talagang yung kanilang naging partisipasyon nga sa pagpapakalat nga ng napakalaking illegal na droga na yan. At ito pa mga kabalita natin na kung saan yung Digamo case nga na hanggang ngayon tila ba hindi pa nasosolve to, sapagkat nga itong si Tevez nga mga kabalita natin hindi pa rin humaharap po, hindi pa rin nagpapakita rito sa Pilipinas. At ito nga yung isa sa mga investigasyon nga syempre ng ating Senado dyan. At ito yung isa sa mga talakayan na kung saan nagsasalita nga dyan si Mayor Janice nga mga kabalita natin, na kung saan talagang dito hinahanap pa rin yung katotohanan at pinapalabas yung tunay na pangyayari nga sa Digamo case, no. At yun lamang mga kabalita natin, okay na lang, bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yan syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at patuloy nyo pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Banat Kapanig TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yan mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.